Balik tayo dito sa Pilipinas. 5 bilyong piso ang ginastos para sa Camanaba Area Flood Control Project. Pero hanggang ngayon, matindi pa rin ang pagbaha sa lungsod ng Malabon. Ayon sa isang arkitekto, kung tutusin, simple lang ang solusyon sa pagbaha na yan sa Malabon. Narito ang special report ni Julian Segovia. Hindi nawawala ang Malabon sa mga lugar sa Metro Manila na pirming binabaha tuwing may bagyo at malakas ang ulan. Bukod sa low-lying area ang lungsod, 5 ilog din na nakapalibot dito. Ang inaasahang solusyon daw sana sa problema na matinding pagbaha rito, ang Camanaba Area Flood Control Project na natapos ngayong taon. Pero patuloy ang matinding pagbaha sa Malabon, lalo na kung may bagyo at masamang panahon. Ganito rin ang tingin ng architect na si Angel Lazaro Jr. Si Lazaro ay isa ring registered civil, structural at hydraulics engineer at environmental planner. Technical advisor din siya ng Malabon Flood Control Advisory Council. Naging top-notcher din si Lazaro sa architecture at civil engineering board exams. Siguro umaandar yung mga yon, pero hindi namin pinakikinabangan. Bakit? Eh, lumulubuho kami. Hindi, ibig sabihin, lumulubuho kami. Kung hindi kami lumulubog, hindi kami ikibo. Ganito rin ang sentimiento ng lokal na pamahalaan ng Malabon. Sa ngayon, hindi effective kasi wala naman pagbabagong nangyayari. Yung habagat nga, halos buong lunsod, lubog. So, wala pa rin pagbabago. Hindi namin nararamdaman. Taong 2004 nang simula ng construction ng mga pumping station at floodgates sa ilalim ng Camanaba Area Flood Control Project ng DPWH. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw lubos ang napapakinabangan ng proyekto dahil binabaha pa rin ang malaking bahagi ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela tuwing malakas ang buhos ng ulan na sinasabayan pa ng high tide. Dahil inutang sa gobyerno ng Japan ang higit 5 bilyong pisong ginasta sa proyekto, mga Hapon din daw ang nagdisenyo at kontraktor ng flood control project. Pero ang problema, ayon kay Architect Lazaro, high tide lang daw ang kinonsidera sa proyekto at hindi ang buhos ng ulan. Ayon pa kay Architect Lazaro, simple lang naman daw ang solusyon sa matinding pagbaha sa Malabon at mga kalapit lugar. Sa kasulukuyan, konektado ang 3 ilog ng Malabon sa Manila Bay, ang Tonsuya, Tinijeros at Tulyahan River o ang TTT Rivers. Kaya pag high tide sa Manila Bay, paniguradong tataas din ang tubig sa 3 ilog. Ang solusyon daw ayon kay Architect Lazaro, maglagay ng 2 floodgates sa bunganga ng Manila Bay. Isa sa Bangkulasi na boundary ng Malabon at Navotas at isa sa Vitas na boundary naman ng Malabon at Tondo sa Maynila. Pag tumaas sa Manila Bay, tumataas din yung TTT Rivers. Pag bumaba ito, bababa din yun. Ano na? Ayun. Sa Bagatwin, sabay na sabay. Sabay na sabay. Eh, kung merong gate, hindi makokontrol na. Makokontrol mo na ito. Magagamit din daw ang 3 ilog bilang stilling basin na sasalo sa tubig ulan. Pagka ho, bumaba ang tide, buksan yung gate. E di lahat ho ng tubig doon sa mga ilog na yun, lalabas. Pagka pareho ng high tide, highest tide, 2 meters, sira. E di ito ngayon sa ilog ay mapupuno. At ito naman dagat, bababa ulit. Pagka ito bababa, at ito puno, buksan yung gate. Tatakbo yan. Mabilis. I-dredging niya yung mga ilog na yan. Yung ilog, malilinis at lalalim ng walang gastos ang gobyerno. Libre. Ilog ang gumagawa noon. Pagka ngayon, nakalabas na yung lahat ng tubig niyan, ito naman dagat, tataas na ulit, no? Sarang gate ngayon. E di walang laman. Pagka walang laman ngayon yun, pag umulan, may steering basin ka. Ang 2 floodgate, kailangan din daw lagyan ng pumping stations para mabomba ang tubig sakaling umapaw. Wala naman daw dapat ipag-alala ang mga residenteng nakatira sa labas ng Malabon. Wala ka epekto yan. Yan lahat ng tubig yan eh, pag inilabas mo sa Manila Bay, tataas lang yung Manila Bay yung katastro. Alaga-laga nito eh. Kaya yung swimming pool na yun, no? Punuin niyo yun ng tubig, no? Kukuha ko na isang baso.
Gaganaw ko. Palagay ba ninyo? Talagay ba ninyo? Tatapon yung tubig na. Palagay ko, baliwala yun lang. Ayon naman sa DPWH, feasible naman daw ang suwestyon ni Architect Lazaro. Isang araw ito sa kinukonsidera nila lalo pat prioridad ni Pangulong Ninoy Aquino ang flood management program sa Metro Manila. Yes, we will do that. Yes, yeah. Mm-hmm. Actually, makikipag-coordinate nga kami sa kanila kasi, di ba, with the 5 billion na i-release ni Pinoy, ni President Pinoy, no? For the emergency, no? Priority flood management projects. Gayunman, iginiit ng DPWH na may tulong naman ang Kamanava Flood Control Project. Hindi naman namin sinasabing totally mataaalis ang baha. Kasi wala naman ganung bagay eh, di ba? Yung talagang eradication, wala yon. Ang sinasabi namin dito, makokontrol. That's why flood control, kontrolado. Yung ano ba ang nakokontrol namin dito? Yung taas ng baha, nakontrol namin. Hindi na katulad dati na hanggang lagpas ng ceiling, second ceiling ng bahay nila, ground floor ceiling. O kaya, tapos yung tagal, yung subsidence ng pagbaha. Dati nun, buwan ng ano dyan, ang tagal ng baha dyan. Or weeks. Ngayon hindi na, oras na lang ngayon. Sa kasalukuyan, tuloy ang road elevation o ang pagpapataas ng mga kalsada sa Malabon sa pag-asang maibsan daw nito ang baha. Pwede ba itigil na ang pagtataas ng mga kalsada sa Malabon? Sapagkat malaking perhibisyo ang nangyayari sa amin. Pwede ba itigil na? Huwag naman yung kalsada lamang ngayon tambakan. Pati yung aming looban, tambakan din ninyo. Ang mag-asawang Bonifacio at Teresita, higit 3 dekada na raw nakatira sa Malabon kaya sanay na sila sa baha. Pero umaalma sila ngayon dahil patuloy na itinataas ang kanilang kalsada. Para kami hindi mabaha, yun, magpapagawa kami ng mataas. Eh kaso, wala kaming pera. Sagot naman ng lokal na pamahalaan. So yung pagpataas lang ulit ng kalsada, ano po basically yung purpose nito? Well, para mapuntahan yung mga barangay kahit papano. At saka may accessible kasi pag ano, minsan baka lubog na talaga yon. But now napupuntahan. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras.